ng si Jesus, naming Panginoon, tayo pong lahat ay magsabi po ng Amen. Okay, lukatan tayo kabsat iti 2 Timothy. Sa 2 Timothy po sa verses chapter 2 verses 1 to 12. 2 Timothy sa chapter 2 verses 1 to 12. Ang subject po natin mga kapatid ay ang layunin ng biyaya ng Diyos. Ang layunin ng biyaya ng Diyos. Diyan po sa 2 Timothy sa chapter 2 verses 1 to 12 na ganito po yung ating mababasa sa salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa kanya pong salita, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Yung pong sinabi dyan mga kapatid sa salita po ng Panginoon na yung biyaya ng Diyos ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin ay mayroon siya pong layunin kung bakit ito po ay ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Alam po natin, yung biyaya ng Diyos ay napakalaki ng tulong ito para po sa ating lahat, para matiyak po ng bawat isa sa atin yung kaligtasan po ng ating iisang kaluluwa. Dahil yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon, tanging sa biyaya ng Diyos tayo po magkakaroon ng kaligtasan. Sabi nga ng salita po ng Panginoon, doon sa aklat ng Ephesians sa chapter 2 verses 5 to 8, dahil doon po sa biyaya ng Diyos na yan, dyan tayo magkakaroon po ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi po dyan mga kapatid ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay sinasabi rin po ng Diyos sa atin. Kasi sabi po dyan, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Tayo pong mga naipanganak na, tayo pong mga manggagawa na, ito yung tanging chance po natin para makatiyak tayo dun sa kaligtasan po ng ating kaluluwa. At makatiyak tayo mga kapatid na ating magagampanan, magagawa po natin at matatapos natin yung pinapagawa po ng Panginoon sa atin. Ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay meron siyang layunin, meron siyang purpose kung bakit ito po ay ipinagkakaloob sa atin. Sabi nga ng salita po ng Panginoon mga kapatid, yung unang layunin o dahilan ng Diyos mga kapatid sa pagbibigay niya sa atin ng biyaya, alam po natin yung biyaya, tsansa, pagkakataon na nagsisilbi pong puhunan natin para magkaroon po tayo ng kaligtasan. At ang Diyos mga kapatid ay nagbubuhos po ng saganang biyaya sa atin. Yung biyaya po ng Panginoon ay ibinubuhos niyang sagana sa atin. Yung mga pagkakataon at tsansa ay patuloy pong ipinagkakaloob ng Diyos sa atin at hindi po niya ipinagkakait. Sabi nga po ng salita po ng Panginoon mga kapatid sa 2 Corinthians sa chapter 12 verse 9, ganito ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Maging si Apostol Pablo mismo ay nakaranas, na-experience po niya ang biyaya po ng Panginoon. Ang sabi dyan sa kanyang salita, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi niya, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Yung grace of God mga kapatid na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, ito ay eksakto, ito'y sapat. Wala itong kulang mga kapatid. At ito yung ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos ng sagana para tayo po ay makatiyak na tayo po ay magkakaroon po ng kaligtasan. Sabi dyan, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Yung biyaya po ng Panginoon mga kapatid, yun yung tulong ng Diyos sa atin para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi dyan sa kanyang salita, sa verse 8, kung ating papansinin, si Apostol Pablo ay lumalapit sa Diyos, sabi nga sa verse 8, tungkol dito ay maikatlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Yung sinasabi dyan mga kapatid, yung naranasan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians sa chapter 3 na yan, yung pong inilagay ng dablo sa kanyang katawan, ang tawag ay piniksalaman. Yung piniksalaman na inilagay po ng dablo sa kanyang katawan na tinahintulutan ng Panginoon.
yung pinahintulutan ng Panginoon na ang sabi diyan sa kanyang salita para siya ay huwag magpalalo ng labis, yung para siya ay i-equalize, para siya ay huwag siyang magmalaki, para huwag siyang magpalalo dahil doon sa kanyang mga nagawa sa Panginoon, ay binigyan siya ng isang subo ay nagaling kay Satanas na naglagay sa kanya ng piniksalaman. Ang sabi nga niya dyan ay tatlong beses siyang maikatlo akong nananalangin sa Diyos upang ito'y alisin. Pero ang tugo ng Panginoon sa kanya, yung sagot ng Panginoon sa kanya, ang sabi dyan sa kanyang salita ay, ang Diyos ay nagsabi sa kanya na ang biyaya niya ay sapat na sa kanya. Maging sa atin mga kapatid, anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman yung mga pinapahintulot ng Diyos, anuman po ang ipinaparanas ng Panginoon sa atin, ang biyaya ng Panginoon ay sapat po sa atin. Ibang salita, hindi po ito magkukulang. Lagi pong nakalaan sa atin yan mga kapatid, lalo kung tayo po'y anak na, kung tayo ay anak na. Ang sinasabi kasi doon ni Apostol Pablo ay kay Timoteo na anak ng Diyos. Sa isang taong converted, sa isang taong na born again, na kagaya po natin at kagaya po ng maraming pong tao, yung biyaya ng Panginoon ay patuloy pong ibinubuhos sa atin pong lahat. Kasi ang biyaya ng Panginoon mga kapatid, ay diyan yung ang purpose niya ay mapalakas tayo. Mapalakas tayo sa ating pong buhay espiritual. Kaya ang sabi diyan sa kanyang salita, na born again nga tayo, pero hindi pa tayo malakas. Na born again nga tayo, pero hindi pa tayo malago. Na born again nga tayo, pero hindi pa tayo hinog. Kaya kung papansinin, binibigyan tayo ng chance at pagkakataon ng Panginoon. Kagaya ng ibinigay ng Panginoon kay Lot, doon sa aklat ng Genesis chapter 19, ang sabi doon ng pakiusap ni Lot, sabi niya, Panginoon, pwede po ba na puntahin mo ako sa lugar pong ito para kung ako'y makatakas, ay ako'y maligtas at hindi ako mamatay. Kung papansinin natin, yung pakiusap ni Lot na siya makapunta sa Suar bago gunawin ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Ito ay ipinagkaloob po ng anghel ng Panginoon. Sabi niya, sige, sa iyong hiling naman ay ipinagkaloob ko sa iyo, magmadali ka. So yung chance at pagkakataon ay ganun din sa atin. Na born again tayo pero wala pa tayong katiyakan na tayo po ay magkakaroon talaga ng kaligtasan. Wala po tayong katiyakan, wala tayong assurance na kung dumating na ang malaking kapighatian ay makakayanan natin at malalampasan. Pero binibigyan tayo ng chance at pagkakataon ng Panginoon, yung Diyos ng buong biyaya. Yung Diyos ang buong biyaya na nagbibigay sa atin ng sapat. Kaya nga mga kapatid, mayroong ang kanta, Your grace is enough. Your grace is enough for me. Kaya mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon ay sapat iyon. Sapat iyon, hindi po ito magkukulang, lagi po itong nakalaan sa atin. At ang layunin nito mga kapatid ay mapalakas tayo. Mapalakas tayo, mapatibay tayo, mapalago tayo, mapahinog tayo. Yun yung purpose, yun yung dahilan ng Panginoon kung bakit tayo mga kapatid binibigyan ng biyaya ng Diyos. Kagaya ng ginawa po ng anghel ng Panginoon kay Lot. Kasi ang layunin kasi ng biyaya pagliligtas . Ang layunin ng biyaya ay pagliligtas. Kaya doon sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay magawa natin yung purpose nito, yung layunin, kung bakit tayo pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya. Kaya dito, sa kanya pong salita, mga kapatid, sabi diyan, sa salita po ng ating pong Panginoon, ay sabi niya sa kanyang salita, My grace is enough for thee. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng verse 9, sabi niya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kumbaga, doon sa mga kakulangan natin sinasalutain ng Diyos. Sa ating mga kakulangan, mga kapatid, ay sinasalutain ng Diyos. Sa ating mga kahinaan ay inaalalayan tayo ng Diyos. Kaya yun po yung biyaya ng Diyos. Minsan ay may agam-agam tayo doon sa may agam-agam tayo doon sa kaligtasan po ng ating kaluluwa.
Kaya, yun yung sinasabi sa salita po ng ating Panginoon. Ang sabi diyan sa kanyang salita na, ang sabi dito na ang aking kapangyarihan ay sapat na sa iyo. At ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, yung kapangyarihan po ng Panginoon ay sa atin yan. Dahil yung biyaya ng Panginoon ay patuloy pong itinagkakalob sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi dito sa kanya pong salita, sabi niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyong kahinaan. So, yung sinasabi natin, mga kapatid, ano, sinasalo tayo ng Diyos doon sa ating pong mga kakulangan. Ano po? At binibigyan tayo ng tiyansa ng Panginoon pagkakataon na yung nga po, mga kapatid, ano, mapalakas tayo, mapalago tayo, mapahinog tayo. At kung tayo ay walang bunga, makikita natin yan, mga kapatid, the parable of the unfruitful fig tree. Sa Luke chapter 13:6-9. Sa Luke chapter 13:6-9, makikita natin, ang sabi doon, ng Panginoon, ano, sabi ng may-ari ng ubasan, sabi niya, 3 taon na akong pumaparito, pero wala akong masumpungan na bunga ng igos na ito, putulin mo. Pero mayroon pong namagitan yung tagapag-alaga. Sabi niya, Panginoon, hayaan mo po sa taong ito aking huhukayan, aking aabunuhan, at pagkatapos ay magbunga ay mabuti. Iyon po yung chance at pagkakataon ng Diyos sa atin. Kumbaga, inaalis ang Panginoon sa atin yung ating paghinuhukayan, alam natin, kinukultivate, inaalis ang Diyos yung ating mga self-willedness, yung ating sariling kalooban, yung ating sariling paraan, ay inaalis ng Panginoon sa atin. Yung ating katigasan ay pinapalambot ng Panginoon. Kasi kapag ang isang puno ay hindi po nakakapenetrate ang kanyang ugat sa pailalim, mga kapatid, hindi po siya makakasipsip ng tubig. Hindi siya makaka-absorb ng mga minerals na kailangan niya para siya ay makapag-produce ng bunga. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid, ano. Mayroon po na mga katigasan yan sa aklat po ng parable, mga kapatid, sa aklat ng parable ng parable of the sower, makikita natin, ano, sabi nung dahil walang halunignig. Dahil pag may mga bato, mga kapatid, hindi naman po nag-aabsorb ang tubig sa bato. Ano po, ang nag-aabsorb lang ng tubig, ano po, ay ang lupa. Kaya sabi niya, dahil walang halunignig, bakit lang sa batuhan eh? So ganun, mga kapatid, pag tayo may mga self-willedness, pag tayo may mga sariling kalooban, mahirap po, mga kapatid, mag-penetrate yung ugat. At pag dumating, mga kapatid, yung panahon, yung sabi na sa sandaling panahon, pagdating ng mga tukso, pagdating ng mga kapighatian, pagdating ng kahirapan, ay insane na, no, natitisod siya. Makarinig lang ng salita, tama naman, na nagmula sa salita ng Diyos, natitisod siya, na-open siya. Kaya sa salita ng Panginoon, dahil yung tao ay mayroong self-willedness. Kaya nga, binigyan ng chance at pagkakataon ng Panginoon. Ang sabi doon, hayaan mo po sa taong ito at aking huhukayan at aking aabunuhan. Ganun yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Lalo sa atin, mga kapatid, ano, sabi nga ng salita po ng Panginoon sa aklat ng Hebrews at chapter 5:11, yung mga dapat ay guro na, pero sila'y nananatili silang tinuturuan, mga kapatid, ay ano, binibigyan pa rin ng tiyansa at pagkakataon ng Panginoon. Kaya, yun yung biyaya ng Diyos. Doon sa parable of the unfruitful fig tree, mayroong proseso na gagawin. Ang gagawin, ang sabi doon, hukayan sa palibot. Iko-cultivate talaga, mga kapatid. Ganun tayo, mayroon tayong mga self-willedness, mayroon tayong sariling kalooban, mayroon tayong sariling paraan, mayroon tayong kanya-kanyang mga prinsipyo na hindi po, mga kapatid, na nakaswato, hindi po fit, hindi po naka-align doon sa kalooban ng Panginoon. Na siyang inaalis po ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi dito sa kanya pong banal na salita, mga kapatid, ano, sabi diyan, yung biyaya ng Diyos, biyaya ng Panginoon. Sabi niya, at aabunuhan.
Yung mga abono, mga kapatid, ito yung mga aral talaga na makakatugon sa mga pangangailangan ng ating kaluluwa. At alam po natin, mga kapatid, yung abono, ay ano po yan, mainit yung abono. Ano po? Pag nga po yung abono, lalo po yung urea, pag yan po ay tumama, mga kapatid, dun sa mga dahon, at tag-init, ay ano, natutuyo, ano po, nasusunog, dahil mainit po, ano, yung pong abono. Ganon din, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, ano. Salita ng Diyos, alam po natin, masakit po yan, hindi po yan pabor sa ating po mga prinsipyo, sa mga pananaw, pag ito'y sumasalungat sa karunungan po ng Panginoon. Pero binibigyan tayo pari-pariho ng tiyansa ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, mga kapatid, ano. Sabi nga doon sa salita ng Panginoon, no, makikita natin, sabi niya, tatlong taon na siyang pumaparoon at humahanap ng bunga. Ang Panginoon, hinahanapan niya tayo ng bunga. Ang Panginoon naghahanap sa atin ng bunga na siyang, mga kapatid, ano, nakapagbibigay po ng kaluguran sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo magbubunga, alam natin, mga kapatid, ano, sabi doon ay susumpain yung ang sinumpa po ng Panginoon na puno ng igos na wala pong bunga. Dahil ang sabi nga doon sa salita ng Panginoon, hindi kasi panahon ng pagbubunga ng panahon na yun. Pero ano, makikita natin, mga kapatid, ano, ay sabi ng Panginoon na mula ngayon, di kakain ng sino man sa iyo. Kinaumagahan, nakita po nila na tuyo po yun. Kaya kung papansinin natin, tayo ay may chance at pagkakataon, mga kapatid, ano, hindi naman tayo nahatulan ng Diyos. Binibigyan tayo ng chance at pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan po ng pagpapaalala, sa pamamagitan po ng pagsaway. Ang pagsaway ay hindi paghatol. Ano po? Ang pagsaway ay hindi po paghatol. Ang saway ay pagliligtas po yun. Kasi ang gusto po ng Panginoon tayo itong lahat ay magbunga tayo ng ayon sa pagbunga na kalooban po ng Panginoon. So, makikita natin, asalita po ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, ang purpose po nito, mga kapatid, ano, ay mapalakas tayo. At ang sabi diyan sa kanyang salita, mapapalakas tayo sa pamamagitan ng ipapasok natin. Ano po? Sa pamamagitan ng ipinapasok natin sa ating kaluluwa. Mayroong dalawa kasing paraan, mga kapatid, ng pagkapalakas eh. Ano po, yung ating pong naipapasok sa ating pong kaluluwa. Kaya nga, kapag mayroon tayong naipapasok, mayroon tayong nailalabas. Ano po, pag mayroong nag-absorb sa atin na aral, mga kapatid, ano, siguradong mayroong pong mailalabas tayo. Pangalawa, yung output, yung nailalabas nga po natin. Ano po yung nailalabas po natin? Ito po yung pagsasagawa po natin. Ito yung pag-a-apply natin as salita po ng Diyos. Yung pag-train natin. Sabi nga ng aklat po ng 1 Timothy sa chapter 4 verse 8, sabi niya, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Kasi ang tao ay hindi lamang siya lalakas sa pamamagitan ng pagkain eh. Karamihan, mga kapatid, ano, pag tayo kumakain, tapos di naman tayo nag-e-exercise, hindi natin binabanat yung ating buto, at hindi tayo nagbubuhat, hindi tayo nag-e-exercise, ano lang pa pa rin. Kaya kahit mayroon salita ng Panginoon at wala pong application, wala pong pagsasagawa, wala pong pag-a-apply, tayo po ay mananatiling lang pa pa rin. Ganun sa buhay espiritual, mga kapatid. Without application, alam natin, hindi po masasabing malakas yung ating kaluluwa, bagamat tayo nag-aaral. Kasi ang katunayan na mayroon pong nag-a-absorb sa atin na salita po ng Panginoon, ito po ay nakikita. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Yung nailalabas ng atin po, mga kapatid, na pamumuhay. Kaya nga sabi ng Mateo sa chapter 7, verse 15, ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Makikita at makikilala na tayo nag-aaral ng salita po ng Panginoon, na tayo ay eksakto doon sa aral po ng Panginoon, sa makikita po sa atin, sa itinapakita natin, sa inilalabas ng ating buhay. Kasi mayroon pong confusion, mga kapatid, kung tayo may aral, tapos kaliwas naman doon yung ating ginagawa. Kahit tayo po'y nasa tamang aral, pero yung ginagawa naman natin, kaliwas doon sa kanyang aral, ay hindi po tayo, mga kapatid, makakatiyak na tayo po'y maliligtas. Kaya, diyan sa salita po ng Panginoon, binibigyan tayo pari-pariho ng chance at pagkakataon. Kaya, diyan sa salita po ng Panginoon, ano po, mahalaga po ito, mga kapatid, ano, na magawa po natin ito. Kaya kung papansinin natin, ano, napakahalagang tayo po ay makasumpong ng biyaya ng Panginoon. Ano po, mahalaga tayo po ay makasumpong ng biyaya ng Panginoon. Kasi ito po yung magpapalakas sa atin.
Naalala ko po yung sinabi ni Angel Gabriel kay Maria sa Luke sa chapter 1 verse 30. Ang sabi po ng aklat ng Lucas sa chapter 1 verse 30 ay ganito, kasalita ng Panginoon, ang sabi po dito sa Luke sa chapter 1 verse 30, kasalita ng Panginoon ay sinabi dito ni Apostol na si Lucas, ang sabi diyan sa kanyang salita, verse 30 ng Luke sa chapter 1, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Alam niyo po, napakapalad ng isang taong makasumpong po ng biyaya sa Diyos. Ano po? Kaya nga ang tawag kay Maria ay pinagpala siya sa babaeng lahat. Si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Bakit nakasumpong po siya ng biyaya ng Diyos eh? Kasi yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ano, diyan tayo, ano po, diyan tayo maliligtas. Ano po kung papansin natin? Huwag kang matakot, sabi ng anghel ng Panginoon, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. So makikita natin ang mga taong nakakasumpong ng biyaya ng Diyos kasi may dahilan ang Panginoon kung bakit nila ito nasumpungan. May dahilan ang Panginoon kung bakit niya ito ibinibigay at pinagkakaloob sa tao. O na nga po, mga kapatid, mapalakas tayo. Kaya nga sabi niya, huwag kang matakot, lakasan yung loob. Amen. Lumakas ang kanyang loob. Kasi yung makita mo ang anghel sa panahon naon, mga kapatid, mamamatay ka. Ano po, lalo kung unworthy yung tao. Kaya sa salita po ng Panginoon, ano, ang sabi nga dyan, laksan mo yung loob mo. Yan ang parang ganun ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Ganun din tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung nararanasan natin, ang layunin ng Panginoon palakasin yung ating loob na huwag tayong matakot. Ano po, dahil sa mundo, marami po yung kinatatakutan ng tao, lalo po sa mga darating na panahon, na mas tipindi yung mararanasan natin, ay ano po, marami pong matatakot. Pero pag tayo po'y nakasumpong ng biyaya sa Panginoon, di dapat tayo matakot kasi yung biyaya ng Diyos ay suma sa atin. Ibig sabihin yung pagtulong ng Panginoon sa atin, yung provision ng Panginoon ay sa atin. Yun po yung sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Ano po, sabi diyan, huwag kang matakot sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos, biyaya sa Diyos. Kasi ang makapagbibigay lang, mga kapatid, ng biyaya ay ang Diyos eh. Ano po? At alam natin, ang biyaya hindi ito material na bagay. Ang biyaya ng Diyos ay para po sa ating kaluluwa, para po tayo pong mga na-born again, mapalakas tayo, mapalago tayo, mapatibay tayo, mapabunga tayo, at mapahinog sa atin yung mga bunga. Dahil yung mga bungang iyon, mga kapatid, sabi niya, kung hahampasin tayo ng hangin, kung ito'y bubot, mga kapatid, kung ito'y bulaklak, malalagas din. Yun ang sinasabi ng aklat ng Hobbes sa chapter 15 verse 33. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung biyaya at pagkakataon na yan ay binibigay sa ating lahat. Lahat naman tayo, tumatanggap tayo ng biyaya sa Diyos eh. Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, mapalakas talaga tayo. Okay, mga kapatid, ano? At para tayo po'y mapalakas, kinakailangan dalawa. Yung input, yung naipapasok natin, tapos yung output, yung nailalabas po natin doon sa ating mga pamumuhay. Basahin po natin sa 1 Peter sa chapter 3. Ganito ang sinasabi po ni Apostol na si Pedro sa kanyang salita na isinulat dito sa salita po ng Panginoon. No? Itaas natin, mga kapatid, sa verse 7. 1 Peter sa chapter 5, verse 7 up to 11. Ang sabi dyan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y itinagmamalasakit niya. Doon sa ating buhay, mga kapatid, ano, na nararanasan natin ngayon, ano, dapat mailagak natin sa Diyos yung ating mga kabalisahan. Kagaya po ni Maria, sinabihan siya ng anghel ng Panginoon, huwag kang matakot. Ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man po yung mararanasan natin, huwag natin pong ikatakot iyon. Huwag natin ikatakot yun dahil ang Diyos ay mayroon pong tulong na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga dito sa kanya pong salita, verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala at tumahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Kaya, doon sa mga pinaparanas ng Panginoon sa atin na mga negatibo, yung mga pinapahintulot ng Diyos sa ating mga negatibo, kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo,
mga kapatid, nilagyan siya ng sugo ni Satanas nang tinig sa kanyang laman. Alam po natin yung physical ano yon, infirmities niya, yung kanyang nararamdaman sa kanya pong katawan. Bagamat wala pong sinabi at clear sa Biblia kung ano yon, mga kapatid, ano, ito po'y nakaka-apekto sa kanyang paglilingkod. Pero ang sabi doon sa kanyang salita ay, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Yun, mga kapatid, yung dapat nating maintindihan. Ano mang nararanasan natin, ano mang ipapahintulot ng pangsapat ang tulong ng Diyos sa atin. Ano po, hindi po magkukulang ang tulong ng Diyos sa atin. Yung ayuda ng Panginoon, yung assistant ng Panginoon sa atin, sapat po yun, mga kapatid. Kaya, diyan sa salita po ng Panginoon, ang sabi dito, sa kanya pong banal na salita, ang sabi diyan sa kanyang salita sa verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng liyong umuungal at ay gumagala at humahanap ng masisila niya, na inyong labanan, na labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Yan na po, lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon ay nakakaranas ito at makakaranas po nito. Kasi ito'y paraan ng Panginoon na strengthen tayo. Ito'y paraan ng Panginoon na patatagin tayo, palakasin tayo, patibayin tayo. Yun yung proseso ng Panginoon. Alam natin, mayroon pong paraan ng Diyos sa malumanay, ano po, pero mayroong paraan ng Panginoon na radical, ano, masakit sa ating laman, pero makapagbibigay po ng malaking ayuda at tulong sa ating pong tigiisang kaluluwa. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dyan sa salita ng Panginoon, ang sabi dito sa kanyang salita sa verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya, o napakaliwanag, ang Diyos ng buong biyaya. Yung Diyos natin, mga kapatid, mayroong panalangin na full of grace and full of mercy. Ang Panginoon ay puspos ng biyaya at kaawaan. Dahil nga po, ang sabi ng aklat ng 1 Timothy sa chapter 2, verse 4, ang Diyos ay hindi pwede na hindi maawa sa atin dahil sa kanya po, mga kapatid, na malaking pag-ibig. So yun, chance at pagkakataon ay patuloy pong ipinagkakalog sa atin para mapalakas tayo. At gumagamit ang Panginoon ng mga negatibong nararanasan natin at mararanasan natin para mapatatag tayo. Yun po. Kaya nga po sa mga lugar, mga kapatid, gagaya po dito sa Bicol, nung bago pa lang ako dito, ay tatanong ko, sabi ko, napakabababa ng mga bahay na itinatayo dito. Maging doon sa iba pong lugar, mga kapatid, na prone sila doon sa mga bagyo, malapit po sila, dinadaanan sila ng bagyo, yung pong mga bahay nila mabababa. Ang sabi nila, ay dito kasi laging binabagyo dito, kaya binababaan po nila ang bahay. So, ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, din sa atin kung bakit tayo po ay pinapadaanan ng mga bagyong espiritual para lalo tayong tumibay. Kasi halimbawa, dumadaan ng bagyo, ang gagawin ng tao, papatibahin niya yung kanyang bahay. Kaya nga, yung mga bahay, mga kapatid, na naranasan nilang ito'y nasira ng bagyo, nasira ng kalamidad, pag ito'y na-reconstruct, pag ito'y muling itinayo, pinatitibayan na nila . Ganon din tayo. Ano po? Sa biyaya ng Panginoon ay patuloy pong ipinagkakaloob sa atin, mga kapatid, yung pong biyaya, kasi ang gusto ng Panginoon, mapatatag tayo at mapatibay. Yung biyaya po ng Panginoon. Kasi ipiniprepare tayo o inihahanda tayo ng Diyos sa malapit na po nating maranasan. Inihahanda tayo ng Diyos sa mga malapit na po nating maranasan. Kasi alam po natin, mga kapatid, dyan sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2, mayroon pa lang po, mga kapatid, nag-hold kung bakit ang Antikristo ay hindi po nahahayag. Bagamat ang Antikristo ay gumagawa na ngayon, mayroon pa lang humahumuhold sa kanya, mayroon pa lang pumipigil sa kanya, mga kapatid, para wag po siyang mahayag. Kasi pag nahayag po ang Antikristo, mga kapatid, alam natin, magkakaroon na ng one world religion, one world government, mawawalan po ng kalayaan ng mga tao. Bagamat ngayon, slightly pa lang naranasan ng tao, no vaccination, no ride, no entry. Mga kapatid, kung papansinin natin, yan po ay mga light pa lang, mga magagaan pa lang. Comparing, mga kapatid,
doon sa mga pwede po nating maranasan in the future. At ito ay naghahanda sa atin, ito ay nagpapakita mga kapatid kung paano tayo magre-response doon sa pwede po nating maranasan in the future. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ang pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ang tiyansa. Kaya, ang sabi dito sa kanya pong mga banal na salita, mga kapatid, sabi dito sa kanyang salita, sa verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon. So, ang pagpapalakas sa atin ng Panginoon ay dadaan talaga tayo sa pagbabata. Ano po, mayroong ang kasabihan, no pain, no gain. Ano po, pag wala tayong naranasan na mga negatibo, wala pong nade-develop na muscle doon sa ating kaluluwa. Kagaya po ng pag-exercise yan. Para ma-develop ang muscle, kailangan magbuhat ng mabibigat. Kasi kung hindi po mga kapatid magbubuhat ng mabigat, hindi po ma-develop yung muscle. So ganun din tayo. Once sa tayo po ay walang nararanasang mga negatibo, hindi po ma-develop yung ating muscle espiritual. Hindi ma-develop yung ating pananampalataya. Hindi ma-develop yung ating spiritual life. Kaya ang sabi dyan sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano, mahalaga na maintindihan at maunawaan natin yung purpose ng biyaya ng Diyos sa atin. Sabi dyan sa kanyang salita, sa verse 10, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal. Hindi pa kasi tayo sakdal eh. Yung ang sinasabi ni apostol na si Pablo sa Filipos chapter 3 verse 12, sabi niya, hindi ko inaaring, naabot ko na. Hindi ko inaaring narating ko na. Kundi isang bagay ang aking ginagawa na ako'y nagpapatuloy baka sakaling maabot ko naman yung ikinaabot sa akin ng Panginoon. Sa atin din, mga kapatid, mahalaga yon sa atin. Mahalaga sa buhay po natin, mga kapatid, na ipamuhay natin ito, maintindihan natin. Kasi para maintindihan natin yung purpose ng Panginoon sa mga bagay na pinapahintulot niya sa atin. Halimbawa, ito mga kapatid, gaya po nito, nakaraan, parang nagkaroon tayo ng halos persahan na kailangan bang pabakuna ang lahat. No, kasi kapag hindi po magpapabakuna, ay no ride, no entry. Parang ganun, nasubukan ang marami pong tao kung ano talaga yung paniniwalaan natin. Kung maninindigan tayo, kung mananatili tayo na manghahawak doon sa mga pangako ng Diyos, sa salita po ng Panginoon. At yun mga kapatid ang gusto ng Panginoon na madedevelop sa atin. Na padaanin tayo sa mga kapighatian na yan para lalo tayo mga kapatid magdevelop ng ating faith. Na tayo manghawak talaga kung ano ang gagawin ng Panginoon. Dahil alam po natin yung i-develop ng Panginoon sa atin na natural immunity, yung resistensya nang galing sa Panginoon na dinevelop ng Panginoon ng matagal ng panahon mula pa ng dalangin ang tao ay mas ito po ay mas epektibo na pangprotekta. Ano po at kapangyarihan po ng Panginoon para po dun sa pag-iingat po sa atin. Bagamat makakaranas talaga tayo ng mga kapighatian, ito ay lalo mag-strengthen sa atin. Lalo po ito magpapatatag sa atin. Kaya naalala ko mga kapatid si David, doon sa aklat ng Awit 119 verse 67 and 71. Awit 119, 67 and 61. At 67 and 71. Ang sabi doon, mabuti sa akin na ako'y nadalamhati upang matutunan ko ang iyong mga kahatulan. So, mayroon pong mga kapatid na positive result yung mga negative na ating nararanasan. Yung mga negatibo na pinapahintulutan po ng Panginoon ay may malaki po ito mga kapatid na natulong doon sa atin pong kaluluwa para po tayo ihanda. Lalo ngayon mga kapatid alam natin na papalapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon at sa pagdating ng Panginoon ay bago dumating ang Panginoon ay makakaranas tayo ng mga mabibigat na mga kapighatian. Na yung kapighatian na yun ay hindi pa natin nararanasan sa buong buhay natin. Hindi pa ito nangyayari sa buong kasaysayan ng mundo. At ito ay hindi na mangyayari pagkatapos. Kaya ito yung pinaghahandaan, ang tawag big event. Yung mga big event talaga pinaghahandaan ito. Ganon din sa atin mga kapatid, dapat nating mapaghandaan din po ito. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon na
magawa ng bawat isa sa atin. Sabi diyan sa kanyang salita, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya mayroon dalawang paraan, yung ipinapasok natin, tapos pag naipasok tayo, dadaanin tayo ng Panginoon sa mga pagsubok, dadaanin tayo ng Diyos sa mga negatibo para lalo tayong ma-develop. Ano po? Kasi sa mga nag-aaral, alam po natin, dinadaanan po sila sa trial. Dinadaan po sila, mga kapatid, sa mga experiment. Dinadaan po sila, mga kapatid, sa mga actual. Ano po? Ganun din tayo. Ano po? Yung mga natutunan natin, ano, mga kapatid, ay dadaan tayo ng Diyos sa actual niyan. Ano po? Kaya ito po ay lalo pong magpapatibay sa atin. Ito po ay lalo magpapalago sa ating pong buhay spiritual. Kasi yun ang purpose ng biyaya ng Diyos. Okay, mga kapatid, ano, basahin po natin sa balikan natin sa aklatang 2 Timothy sa chapter 2 verse 1 up to 2. Sabi niya, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Verse 2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ang siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. So ang purpose pa, mga kapatid, ng pagpapadaan ng Panginoon sa atin doon sa mga negatibo ay para i-develop sa atin yung faithfulness. Para i-develop sa atin yung katapatan natin sa Diyos. Kasi pag hindi tayo kasi naging tapat, mga kapatid, pag tayo nakakaranas sa negatibo, pwede po tayong kumaliwa, pwede po tayong kumanan, pwede po tayong bumalik sa kapahamakan. Ano po? At hindi na po tayo magpatuloy. So ang purpose o layunin ng Panginoon sa mga negatibong nararanasan natin, i-develop sa atin yung faithfulness. Alam niyo po, mga kapatid, kilala naman tayo ng Panginoon eh. Kahit walang mga ganong bagay na ipahintulot ang Panginoon, wala pa nga ang salita sa ating bibig, alam na ng Panginoon yung laman ng puso natin eh. Alam na rin po ng Panginoon, mga kapatid, yung ating plano sa malayo. Ano po? Alam na po ng Panginoon yung pagkakataon, magiging resulta. Naalala ko po yung isang subject natin na in-upload natin. Hindi ba kilala ni Jesus si Judas? Hindi ba kilala ni Jesus si Judas? Bakit siya binilang pa sa 12 apostol? Alam natin, kilala po ng Panginoon, siya'y nagbigay ng chance at pagkakataon. Ano po? So, ganun yung Diyos. Ano po? At sa mga alagad, makikita natin, ano ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sila dumaan sa mga kapighatian? Bakit sila dumaan sa mga kahirapan? Bakit sila dumaan sa mga bantang ng kamatayan? Ano po? Dahil gusto ng Panginoon mag-develop sa kanila yung kanilang pagtatapat. Sa ibang salita, yung pagtatapat, yung pananatili. Kasi yung tapat, hindi natin iiwanan ang Diyos. Ano po? Mananatili tayo sa Panginoon, kagaya ni Job. Ang sabi ng Job sa chapter 23, sa verse 10, ang sabi ng verse 10, ang ganito, sabi niya, nalalaman niya ang daan ng aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Hindi ako humihiwalay, hindi humihiwalay ang aking mga paa sa kanyang mga landas. At pinagyayaman ko ang kanyang salita kaysa kinakailangan kong pagkain. So, makikita natin sa salita ng ating Panginoon, mga kabatid, sa salita po ng Panginoon na yun yung kailangan nating magawa. Yun yung kailangan nating magawa, mga kapatid, na ma-develop sa atin yung katapatan sa Panginoon. Kagaya po ni Moises, ano po, kagaya ni Moises, makikita natin at kagaya po ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, na ipagkatiwala mo naman sa taong tapat. Gusto ng Panginoon na tayo maging trustworthy. Gusto ng Panginoon na tayo magiging mabuting mapapagkatiwalaan. Kasi mayroon pong ipagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po? Kung tayo ay ma-develop ang ating trustworthiness natin, yung pagiging tapat natin, yung pagiging faithful natin, pagiging honest natin, pagiging loyal natin, ano, pwede po tayong gamitin ng Diyos. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng aklat ng Hebreo sa chapter 3, makikita natin sa salita po ng Panginoon, no, sa aklat ng Hebreo sa chapter 3 verses 1 to 6, ang sabi diyan, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi ng pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na inyong kinilala si Jesus. Siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya.
ang Panginoong Jesucristo ay tapat sa naglagay sa kanya. Sino ang naglagay sa kanya? Ang Diyos Ama. Maging si Moises, mga kapatid, ay tapat sa naglagay sa kanya. Sino ang tumawag sa kanya? Ang Diyos Ama rin. Sino ang tumawag sa atin? Mga kapatid, ang Diyos Ama din. Tayo ay tinawag ng Diyos Ama sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo. Kumbaga, mga kapatid, ano, para tayong kasintahang babae na ipinakipag-asawa ng Panginoong Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga ang tawag sa church ay bride of Christ. Yung kasintahang nahahanda. Yun ang sinasabi doon sa kanyang salita, mga kapatid. Sa aklat po, mga kapatid, ng Mateo sa chapter 25, the parable of foolish and wise virgin. Ito ay sumisimbolo sa ating mga Kristiyano. Ano po? Kasi yung wise, magiging faithful sila. Ano po? Kaya kung ating papansinin, sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, yun yung kailangan na magawa ng bawat isa sa atin. Ano? Yun yung kailangan ma-develop sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi diyan sa kanyang salita, ang Panginoong Jesucristo ay tapat sa naglagay sa kanya. Maging si Moises, maging sa bawat isa sa atin, hindi naman po yung pastor ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin, ginamit lang po yung mga leader, ginamit lang po ang kanyang mga lingkod para po tayo kanyang tawagin sa pagbabagitan po ng kanya pong mga banal na salita. At ang gusto ng Panginoon, ano po, ay madedevelop sa atin yung ating pagiging ano, yung magiging trustworthy natin, yung pagiging tapat po natin. Kaya sa salita po ng pangsabi niya, si Jesucristo ay tapat sa naglagay sa kanya, gaya rin naman ni Moses sa buong sambahayan niya, sapagkat siya'y inaring may karapatan ng lalong kaluwalhatian kaysa kay Moses, sapagkat palibhasa ay mayroong karangalan kaysa sa bahay yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo at ang datapot ang nagtayo ng lahat ng bahay ay ng bagay ay ang Diyos. Tayo po yung bahay ng Diyos. Tayo itinatayo ng Diyos. Ano po? Tayo itinatayo ng Diyos. Sabi niya diyan sa kanyang salita o sa verse 5, sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan gaya ng lingkod na pinakatotoo ang mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapot si Kristo ay gaya ng anak na puno ng bahay niya at ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala ng pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Yun mga kapatid, yung pagiging tapat, magiging mananatili tayo sa Panginoon mula sa pasimula hanggang sa huli. Ibang salita, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Hindi tayo liliko, mga kapatid, dun sa daan ng Panginoon. Kahit yung daan ng Panginoon mahirap, kahit yung daan ng Panginoon makipot, kahit yung daan ng Panginoon, mga kapatid, hindi ito comfort sa ating physical, kundi ito ay sacrifices. Pero kung tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, tayo po ay mapapagkatiwalaan ng Panginoon. Bakit gusto ng Panginoon na tayo po ay maging tawat? Pangatlo, para tayo po ay kanyang pagkatiwalaan. Ano po? Para po tayo kanyang pagkatiwalaan. Kasi ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, ano, kung bakit niya tayo dinidevelop ng ating pagiging, yung ating faithfulness, yung ating loyalty, yung ating honesty, kasi mayroon pong ipagkakatiwala ang Diyos sa atin. Ano po? Ano po yung pinagkakatiwala ng Diyos sa atin? Una, yung salita ng Diyos, yung Espiritu Santo. Pangatlo, yung gawain ng Diyos. Ano po? Pangatlo, yung gawain ng Diyos. Sa mga taong na-develop sila, mapalakas sila, mga kapatid, napalakas sila, napatatag sila, napasakdal sila, napabunga sila, and then naging tapat sila, mga kapatid, ano? Naging tapat sila, pagkakatiwalaan sila ng Diyos. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, makikita natin ang Mateo sa chapter 24. Dito sa Mateo sa chapter 24, makikita natin sa verse 45 at the following, ang sabi dito sa kanyang salita, sa Mateo sa chapter 24, verse 45, ang sabi diyan sa kanyang salita, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kanyang kapanahunan? Kung papansinin natin, yung mga taong napalakas, yung mga napasakdal, napahinog, napalago, ito mga kapatid at yung taong na-develop ang kanilang pagiging faithful, pagiging honest and loyal sa Panginoon, pagkakatiwalaan sila ng Diyos. Ano po, pagkakatiwalaan sila ng Panginoon, yung nga po, salita ng Diyos, yung Espiritu Santo, at yung gawain ng Panginoon. Sabi nga dyan sa kanyang salita, mga kapatid,
diyan sa salita ng Panginoon, tayo pinagkatiwalaan, ano? Tayo mga lingkod ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo sa kanyang sambahayan. Ano yung sambahayan? Yung mga Kristiyano. Ano yung sambahayan? Yung iglesia. Sa ating mga manggagawa, ipinagkatiwala ng Diyos yung church, yung iglesia, yung mga kaluluwa. Ano ang gagawin natin? Papakanin natin yan. Aalagaan natin, puproteksyonan natin. Yun yung trabaho ng mga katiwala. Yun yung trabaho at gawain po ng mga katiwala. Kaya nga sabi diyan sa kanyang salita, sa verse 45, sabi niya, ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yaong aliting kung dumating ang kanilang Panginoon at marat ng siyang gayon ang kanyang ginagawa. Alam po natin, malapit na dumating ang Panginoon. Kailan darating ang Panginoon? Pwede po mga kapatid, yung physical na kamatayan, mauna yon kaysa kanyang muling pagbabalik. Pero ang gusto ng Panginoon, marat ng tayo ng Panginoon, ginagawa natin yung pinag-utos sa atin ng Panginoon. Kagaya po ng obedient servant. Doon sa salita ng Panginoon, sa Luke chapter 17, 7 up to 10. Kaya yung obedient and faithful servant, mga kapatid, ano, yung gusto ng Panginoon ma-develop sa atin. Kasi yun yung purpose kung bakit binibigyan tayo ng chance at pagkakataon ng Panginoon. Ano po? Sabi niya dyan sa kanyang salita, doon sa aklat nga, mga kapatid, ng 1 Corinthians, ano, sabi ni Paul, sabi niya, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ay ako ay naging ako. Sabi nga niya, hindi siya karapat-dapat na tawaging apostol ng Panginoon, pero dahil inusig niya ang katawan ng Panginoon, sabi nga niya dito sa kanyang salita, 1 Corinthians 15, makikita natin sa verses 9 up to 10, nakikita natin sa verse 8, itaas natin, at sa kahuli-hulihan tulad sa ipinanganak, sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi karapat dapat tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Datapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ngay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Kaya yung biyaya ng Diyos sumasa atin yun eh. Yung chance at pagkakataon ng Panginoon na tayo ay maging tapat doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ano po? Yung talento, mga kapatid, pinagkatiwala ng Diyos din sa atin yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang katalento, kakayanan. Ano po? Iba't iba yung iba, mga kapatid, marami yung iba, kakaunti. Pero kahit iisa o dalawa, lima ang ating talento, isa lang ang purpose. Ang layunin ng Panginoon, ipangalakal natin, gamitin natin ayon sa kanyang disenyo, ayon sa kanyang panukala, ayon sa kanyang paraan. Huwag tayo, mga kapatid, gamitin natin yung talento nang ibinigay ng Diyos sa atin sa hindi kanya kalooban. Dahil hindi po matutuwa ang Diyos. Kung tayo binigyan ng Diyos, mga kapatid, ng kakainang mangaral, mangaral tayo sa ating kasukatan. Ano yun? Huwag tayo humanga. Huwag tayong mag-go beyond our limit. Huwag tayong lumampas doon sa ating mga boundary. Kasi tayo may mga boundaries tayo, mga kapatid. Dahil hindi mayroong mga bagay na bagamat kaya natin gawin, ay hindi dapat natin pakialaman. Dahil may mga taong nakatalaga-talaga doon na gagamitin ng Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, ang sabi dyan sa kanyang salita, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga dyan sa salita ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang sambahin upang pakanin sa kanyang kapanahunan. Kaya nga dyan sa aklat po ng John chapter 21, 15 up to 17, makikita natin yung conversation, yung pag-uusap ng Panginoong Jesucristo at saka ni Simon Pedro. Kaya yun yung ang gusto ng Panginoon pag tayo naging tapat ay sa Panginoon ay magawa natin yun yung trabaho natin. Magamit tayo, sabi niya, na ipagkatiwala mo naman sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Hindi kumporme kaya nating magturo ay pwede na tayong magturo. Lumagay tayo sa ating pong limit. Lumagay tayo sa ating pong limitation. Yun mga kapatid yun, kasi magkakasala rin tayo. Ano po? Magkakasala rin tayo. Kaya sa salita ng Panginoon, naalala ko po si Maria.
pinapangunahan niya ang Panginoong Kristo. Sabi niya, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking panahon na hindi pa dumarating. Ganon, mga kapatid, ano? Hindi dapat na panghimasukan natin ang hindi dapat natin panghimasukan. Pakialaman natin ang dapat natin pakialaman. Mayroon talagang mga taong mga itinalaga at inilagay ng Panginoon doon. Kung hindi nila ito gagampanan, ito'y responsibilidad nila. Ito'y liability nila sa harapan po ng Panginoon. Pero gagawin natin yung pagpapaalala, gagawin po natin yung pagtuturo, gagawin po natin, mga kapatid, kung kinakailangan pagsaway, gagawin natin yun. Kasi ito'y biyaya ng Diyos na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Yung biyaya ng Panginoon na yan, mga kapatid, napakahalaga po niyan. Sabi dito, sa Aklat ng Mateo sa chapter 24, verse 46, mapalad ang aliting yaon kung dumating ang kanyang Panginoon at maratang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Paano kung tayo kunin ng Panginoon? Lampas sa pala tayo. Ano po? Mahirap yun, mga kapatid. Hindi tayo makakatiyak ng ating kaligtasan. Kasi yung security ng ating kaluluwa, nakadepende dun sa pagsunod natin sa instruction ng Panginoon. Kaya yun po, mga kapatid, yung pagsikapan. Mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Na-discuss natin kanina kung sino dapat talagang magturo. Mayroong mga inilagay ang Panginoon, mga kapatid, ano? At may mga bagay na talagang dapat leader ang talagang gagawa noon. Kaya diyan sa salita po ng Panginoon, ano, kasi mga kapatid, sa ibang mga churches ganun kasi ano, wala na pong distinction. Lahat ay pwede na. Marami po, mga kapatid, ng mga sa mga Trinitarian, sa mga Juanes, ay mga pastura pa nga. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, alam natin, hindi ganun ang aral natin. Kaya diyan sa salita ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang gawain. Ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Napakani natin sila sa kanilang kapanahunan. Mapalad tayo kung dumating ang Panginoon, yung nagtagtiwala sa atin. Yung nagtiwala sa atin. Mapalad tayo kung gagawin natin, yun, mga kapatid, yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, sabi diyan sa kanya pong mga salita, mga kapatid, oh, sabi diyan, mapalad ang aliting yaon kung maratang siya na gayon ang kanyang ginagawa. 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kung tayo magiging trustworthy, kung tayo magiging katiwa-tiwala na pinagtitiwalaan ng Diyos, wala pong bagay na ipagkakait ang Panginoon sa atin. Wala pong bagay na hindi po ipagkakaloob ang Panginoon sa atin, basta kailangan po natin. Hindi po ipagkakait ng Diyos sa atin yun. Basta tayo ay katiwa-tiwala. At yun ang gusto ng Panginoon na ma-develop sa atin. Kasi pag tayo katiwa-tiwala, pwede tayong gamitin ng Diyos para sa iba. Kaya nga sabi ng 2 Timothy, no, na makapagtuturo naman sa mga iba. Kaya yun po, mga kapatid, yung kailangan ng bawat isa sa atin. At ang bawat isa sa atin, ano po, ay kailangan natin magawa po yun. Kasi mga binibigyan tayo ng Diyos ang biyaya at pagkakataon. So makikita natin sa verse 48, sabi niya, datapwat kung ang masamang aliting yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang kapwa alitin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliting yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. So makikita natin, ano, yung biyaya at pagkakataon ni pinagkalam ng Diyos. Pero kung di natin itong gagamitin ng tama, mga kapatid, may time na darating ang Panginoon. May day of reckoning. Mayroong panahon ng ating pagsusulit sa Kanya. Ano po? May panahon ng pagsusulit. At alam ko, mga kapatid, bago tayo dumating sa paghatol ng Panginoon, mayroon pong aral, mayroong paalala, mayroon pong saway. Kasi ayaw po nga ng Panginoon tayo maparusahan. Kaya tayo binibigyan ng mga ganun, mga kapatid. Pag hindi pa tayo nakuha sa saway, papaluin na tayo ng Diyos. Para po tayo po ay maituwid. Para po tayo maikorek. At yun ay ayaw ng bawat isa sa atin na tayo paluin ng Diyos. Dahil ang palo ng Panginoon, hindi naman nakakamatay, pero masakit. Masakit iyon, mga kapatid. Pero matututo tayo doon. Matututo tayo doon. Kasi hindi tayo nakuha doon sa aral, eh.
Hindi tayo nakuha sa paalala. Hindi tayo nakuha, mga kapatid, sa mga saway, sa mga review, sa mga open. And mayroon po, mga kapatid, open at saka yung mga gentle. Kasi yung open review, talagang sasabihin ito ng mukhaan. I mean, ito harapan. Mayroon naman, mga kapatid, gentle, mga paalala. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, 2 Timothy, nasaway mong may kaamuan. Mayroon ang sinabi dito, basahin nga lang natin. Kasi darating kasi ang Panginoon, mga kapatid. At bago dumating ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay maano natin, talagang maitama natin yung mga pinagkatiwala ng Diyos, yung mga ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Magamit natin ito ayon sa paggamit ng gusto po ng Panginoon. Sabi dito sa kanyang salita, sa verse 25 ng 2 Timothy, sa verse 25 and 26, sawayin may kaamuan, amang nagsisisalansang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ang pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Kaya mahalaga yung mga saway. Mahalaga po yung mga paalala. Kasi minsan, di natin alam, nakakalampas na pala tayo. Sabi diyan sa verse 26, sabi nga niya diyan sa kanyang salita, at sila'y makawala sa sino ng Diablo na bubihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, bilang tayo ay binigyan ng tsansa ng pagkakataon ng Panginoon, ay magamit natin ito. Magamit natin ito, mga kapatid, para kung dumating man ang Panginoon, maratang sana tayo ng Panginoon na ganun ang ginagawa. Yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi diyan sa kanyang salita, sa verse 48, datapat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan. Pwede mauna ang ating buhay. Pwede, mga kapatid, maratan tayo ng Panginoon. Pero ang mahalaga, nagagawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Na magawa natin yun, mga kapatid. Kasi yun yung concern ng Panginoon. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, doon sa aklat ng Hebrews sa chapter 10, 36, sabi niya, nangangailangan tayo ng pagtitiis kung ating magawa ang kalooban ng Diyos, ay tatanggap tayo ng pangako. Yun naman ang sinabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos nating magawa ang kalooban ng Diyos. Diyan sa Mateo sa chapter 24, kung maratlan tayo ng Panginoon na gayon ang ating ginagawa, mapalad tayo. Pero kung sasabihin ng tao, tatagal pa naman ang Panginoon, di niya gagawin ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, mga kapatid, diyan po yung mapanganib. Kasi ang sabi diyan sa kanyang salita, sa verse 50, darating ang Panginoon ng aliting niya on sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. Hindi natin alam, masusurprise. Ano po, magugulat na lang yung tao. At ang sabi diyan, kung mangyayari na hindi tayo marat na ng Panginoon na ginagawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, sabi niya, siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin. Pero binigyan siya ng tiyansa. Binigyan siya ng pagkakataon. Ganon din ang bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng tiyansa ng Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng tiyansa ng Panginoon. I-prove natin yung ating pagiging tapat sa Kanya. Ipatunayan natin ang pagiging karapat-dapat natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod natin doon sa pinapagawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagrespeto natin sa aral, pag-aabide natin sa aral ng Diyos. Yun yung sinasabi sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dito sa kanya pong mga banal na salita, mga kapatid, mahalaga sa atin na magawa natin yan. Para kung dumating man ang panahon, kunin tayo ng Panginoon, masasabi natin, mga kapatid, natapos natin yung ating takbo, naingatan natin yung pananampalataya. Dahil ang purpose ng grace of God ay makapanatili tayo sa pananampalataya at magawa natin yung pinapagawa po ng Panginoon sa atin para makatiyak tayo, mga kapatid, sa kaligtasan po ng ating tigiisang kaluluwa. Sabi dito sa kanyang salita, balikan natin ito, mga kapatid, sa aklat po ng 2 Timothy. Ang sabi dito sa kanya pong salita, sa verse 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Hindi naman tayo lingkod ng tao at hindi tayo naglilingkod sa tao. Kasi kung tayo ay naglilingkod sa tao at nagbibigilugod tayo sa tao, hindi tayo pwedeng maging lingkod ng Diyos.
Galatians sa chapter 1 verse 9 to 10, sabi niya kung ang sino man ay nagsisikap magbigay lugod ng sa tao, hindi siya kailanman magiging alipin ni Kristo. Ang pagiging alipin ni Kristo, ang pagiging katiwala ng Panginoon, sa Diyos tayo po magbibigay ng kaluguran. Ano po? At nagbibigay tayo ng kaluguran sa Panginoon, kung ngayon po mga kapatid yung biyaya ng Diyos ginagamit natin sa tama. Yung pagkakataon ay ginagamit natin sa tama. Sabi niya, yung kahirapan ni Kristo. Sabi niya sa verse 4, sino mang nasa pagkakawal ay hindi nahahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang sa'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Ang Panginoon ang tumawag sa atin, ang Panginoon ang naglagay sa atin sa katawan, sa iglesia. Mga kapatid, gawin natin yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Gawin natin at ipulfill natin yung ating duties and responsibility. At mayroon namang nakalaan mga kapatid na nakagantihan sa atin. Yung sundalo, makikita natin, ano, alam niyo po ang sundalo, wala siyang karapatan tumanggi. Pag sinabi ng kanyang boss, pag sinabi ng kanyang commanding officer, o sige, sa front line ka, kahit mamamatay ka sa front line, ano, pupunta ka doon kasi under ka ng ano eh, under ka ng iyong commander eh. Ang commander natin ang Panginoon. Ang nagkukuman sa atin ang Panginoon. Ano po? Kaya yung aral po ng Panginoon yan, pagsikapan po natin. Yung aral ng Diyos na ating pong na-absorb, nababasa, napapag-aralan, pagsikapan po ng bawat isa sa atin yan mga kapatid. Sabi dyan, yung sundalo, gaya po ngayon, may gera dyan sa Europe, ano po, dyan sa Ukraine at saka itong Russia. Ano po, kahit ayaw po ng mga sundalo mamatay, pag sinabi, tinalaga sila o sa front line kayo, ano po, ang dami nga po nang matay, mga kapatid eh. Pero wala silang magagawa eh. Yun ang kanilang pinasok na profession eh. Ano po, ipagtanggol ang kanilang kasarinlan, ipagtanggol ang kanila pong kalayaan, ang kanilang karapatan. Ganon din tayo, mga manggagawa tayo. Ang gusto ng pangipagtanggol natin ng mga kaluluwa. Yun ang trabaho po natin. Ang sabi dyan sa kanyang salita, sa verse 6, sabi niya, sa verse 5, at kung ang sino man ay makipaglaban sa mga laro ay hindi tinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Ano po? Sa mga atleta, sa mga athletes mga kapatid, napakatindi po ng disiplina nila. Napakatindi po ng kanila pong debosyon sa kanila pong mga profesyon at larangan po ng kanila pong pinabibilangan. Naalala ko po itong si Hildelyn Diaz. Kita natin ano mga kapatid, ano, nag-champion siya. Pero bago siya nag-champion, napakatindi ng kanyang training. Yung kanyang katawan parang katawan na ng lalaki. Ang kanyang binubuhat ay masigit pa doon sa kanyang timbang. Kailangan kasi mga kapatid sa pagiging manggagawa ng debosyon, kailangan ng commitment. Pag naandun sa atin yung passion, pag naandun sa atin talaga yung desire, kahit ano pong discouragement, ano po, hindi ka maaano doon, hindi ka maaalis doon kasi yun yung passion mo eh. Yun yung gusto mo eh. Yun yung yan yung inilagay ng Panginoon sa puso natin. Ano diyan tayo masaya. Kaya pag naganap natin yung kalooban ng Diyos mga kapatid dapat ano, ganun din tayo. Hindi naman lalaro, ano, ginagawa ang lahat para magwagi. Kasi wala naman po mga kapatid sumasali. Wala naman po sumasali mga kapatid sa paligsahan. Ang kanyang purpose ay matalo. Ano? Kaya nga ngayon mga kapatid, ano, maraming nawawala mga sabungero. Kasi yun nga ano, nagkaroon po ng ano, sabi ng balita, ano, yung inaano nila, pinapatalo nila. Yung mga yung laban na inaano nila, pinapatalo nila kasi kung lalabang ka sa mga paligsahan, ang purpose mo hindi matalo. Ano, kundi ang gusto mong manalo ka, magwagi ka. Ganun din tayo. Ginagawa natin ito, mga paglilingkod sa Diyos, bagamat wala tayong sweldo, mga sakripisyo tayo, mga kapatid, ano, nagsasakripisyo tayo, at nagtitiis tayo. Kasi ang gusto natin manalo, ang gusto natin magwagi tayo, ang gusto natin maligtas. Yun naman ang ating motivation. Yun, mga kapatid, yung layunin natin. Kaya nga, sabi dyan, bilang mga inihalin tulad ng Panginoon sa mga manlalaro. Sa 1 Corinthians sa chapter 9, sabi niya, sa takbuhan ay tumatakbong lahat.
pero isa lamang ang nagwawagi. Magsitakbo kayo ng gayon upang magwagi kayo. Sa mga paligsahan, alam natin isa lang ang kampiyon. May champion, may first runner-up, may second runner-up, may third runner-up. Ganun ang ano classification and category sa mga paligsahan. Pero pag tayo ay sumunod sa Panginoon, lahat tayo winner. Lahat tayo magwawagi. Kaya nga lang, sabi doon, tumakbo tayo. Ano tumakbo? Sumunod tayo sa instruction. Magpalo tayo sa instruction para magwagi tayo. Kasi yung isang tao, mga kapatid, halimbawa, nakaabot ka nga doon sa finish line, pero hindi ka sumunod doon sa instruction, disqualified ka. At marami pong madi-disqualified kung hindi tayo susunod sa instruction. Yung instruction ng aral ng Diyos. Makarating man tayo sa finish line, tayo pala disqualified. Kaya minsan, mga kapatid, mayroong mga nagwawagi. Alala ko ito, mga kapatid, yung nakaraang beauty pageant, Miss Universe, mayroong daya. Mayroong daya ang nangyari, na i-proclaim, ay hindi yung talagang, yung talagang nanalo. Anong nangyari? Nabawian ng corona. So, ganun din tayo. Kahit tumakbo tayo, hindi tayo sumusunod sa instruction, hindi tayo sumusunod, mga kapatid, sa mga guidelines, madi-disqualified tayo. Kaya nga sabi niyan, tumakbo tayo ng gayon para magwagi tayo. Ganun, mga kapatid, ang kailangan na. Yun ang grace of God. At tayo ay mga may pagkukulang, lahat tayo may mga pagkakamali. Pero salamat sa Panginoon, yung biyaya niya ay sapat na patuloy pong ipinagkakalog sa bawat isa sa atin. Okay, mga kapatid, verse 6, sabi niya, ang magsasaka na nagpapagal, ang siyang kinakailangang unang makabahagi sa mga bunga. Mapapansinin natin, mga kapatid, ang magsasaka, hindi po siya nagpapagal sa wala lang. Hindi po siya nagpapagod sa wala lang. Hindi po siya nagsisikap na sa wala lang. Hindi po siya nagpapainit ng sa wala lang. Ang magsasaka, mga kapatid na nagtatanim, darating ang panahon mag-aani siya. Itong ginagawa rin natin, mga kapatid, itong ginagawa natin, mayroon na pong nakalaan para po sa atin. May nakalaan na sa atin, mga kapatid, na gantimpala at kagantihan kung ating gagawin ng pinapagawa po ng Diyos sa atin. Yun yung kalooban po ng Panginoon. Kaya, ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, ay magawa natin yung kalooban ng ating Diyos upang magkaroon tayo, mga kapatid, ng katiyakan ng kaligtasan. Kasi, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng chance, nagbibigay siya ng pagkakataon sa atin pong lahat. Sabi diyan sa kanyang salita, mga kapatid, diyan ang sabi niya, may pagkatiwala mo naman sa taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Pag tayo po ay na-develop sa ating pong spiritual, pwede tayong gamitin ng Diyos para sa iba. At kung tayo nagagamit ng Diyos para sa iba, mayroon naman pong nakalaan sa ating gantimpala. Hindi po tayo nagpapagal ng sawala lang. Mayroon pong may nakadaan sa atin. Halimbawa, yung sa mga nagbibigay na mga kapatiran natin, mayroon pong ibibigay din sa kanila. Yun ang sabi ng magbigay ka at ikay bibigyan. So, mga kapatid, anumang ginagawa natin sa katawan ni Kristo, anumang ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, may nakalaan sa ating reward, may nakalaan sa ating gantimpala, dito at saka sa kabila. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, Colossians chapter 3 verse 24, nalalaman natin na sa Panginoon ay tatanggapin natin ang ganting mana dahil naglingkod tayo sa Panginoon. Hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos at ang Panginoon, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kagantihan. Basta gawin lang natin ito, mga kapatid, na mayroong pagtatapat. Kasi kung tayo ay naging tapat, lalo tayong pagtitiwalaan ng Panginoon. Kasi ang hindi pwedeng pagtiwalaan sa maliit, di rin po pagtitiwalaan ng Diyos sa marami. Kaya ang gusto ng Panginoon ma-develop sa atin yung pagiging trustworthy natin. Yung pagiging faithful, pagiging loyal, pagiging honest po natin. At gagamitin tayo ng Diyos para sa iba. At kung tayo honest, hindi natin bibitawan, hindi natin iiwanan, hindi po natin tatalikuran ng ating mga responsibilidad. Hindi po natin bibitawan ng ating mga responsibilidad. Hindi po tayo magiging kagaya ng mga kapatid doon tumanggap ng isang talento. Sabi niya, ikaw na masama at tamad. Kaya yung biyaya, binigyan siya ng tsansa kasi nakikita ng Panginoon, isang talento ang kanyang kaya. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Di naman pagkakatiwala ng Panginoon
yung bagay na hindi natin kaya. Tinitingnan ng Panginoon yung ating capacity, yung ating kapayanan, yung ating limitation. Nakikita ng Panginoon yan. Pero kahit po mayroon tayong limitation, pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng Diyos. Ano po? At ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, kung tayo po ay sa kabila ng tayo po ay may mga limitation, gagawin at sisikapin natin, sundin ang kanyang instruction, mga kapatid, daan din po yung Diyos para tayo po itulungan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, kundi tayo po isasamahan ng Panginoon. Okay, mga kapatid, sabi dito sa kanyang salita, sa verse 7, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sabi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. Na siyang pinagtitiisan ko ng mga kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na na kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalapit niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y nangagtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo hindi tapat, siya'y mananatiling tapat, sapagkat hindi niya, hindi magkakaila ng kanyang sarili. 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa paningin ng Panginoon na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitan hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak na mga nakikinig. Last verse po ito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Yun yung purpose, mga kapatid, ng biyaya ng Panginoon. Maging subok tayo ng mga manggagawa. Maging subok tayong anak na mananatiling gagawin natin yung kalooban at pinapagawa ng Panginoon sa atin dahil po may nakalaan namang gantimpala sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, habang tayo nandito sa lupa, ingatan tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, mayroong gantimpalang nakalaan sa atin. Ano po, pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, may nag-aantay pa po sa atin na buhay na walang hanggan. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, nakatapos kami sa aming pag-aaral at alam po namin na pagpala po ang aming kaluluwa. Salamat po dahil nakatapos kami na naintindihan namin, naunawaan namin ang kahalagahan po ng biyaya at kansa at pagkakataon na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. I-bless mo po ang mga kapatid namin na nakasama po namin ngayon sa pamilya po ni Pastor Alex na nagtataguyod ng gawain. Panginoon, tulungan niyo po sila na patuloy po nila, Panginoon, na maitaguyod na po ang iyong gawain at bigyan mo sila ng lakas at sapat na karunungan kung paano po nila ito isasagawa, Panginoon. Ang mga kamanggagawa namin na patulong po, Panginoon, sa gawain kina Emil, kina Sang, maging kay Adrian, kay Darrell, maging sa kanyang kapatid, maging si Benhood, Panginoon, kumilos po kayo, manguna at patuloy na magpakahayag. Maging sa pamilya po ni na Ate Annabel, Panginoon, kumilos kayo, kay na Kuya Stong, Panginoon, maging sa mga kapatid po niya, Panginoon, kayo po ang kumilos, patuloy na manguna at patuloy pong magpakahayag. Salamat din po sa pagka-uwi ni Nester Presing na ligtas at matiwasay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at patuloy, Panginoon, na basbasan sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa para po sa ipong katawan, sa ipong gawain. Pagpalaan niyo po sila at gantihan ayon po sa kanilang mga pagpapagal. Panginoon, maging sa mga kapatid po namin dyan sa Cagayan, dyan po sa San Jose, kinester Ned, kinester Ming, kinester Chit at sa kanilang pamilya, kina Brother Dante, sa kanila pong mga anak. Panginoon, pagpalaan niyo po sila kay Ate Glo. Maging sa kapatid, mga kapatid po namin dyan sa Awanlan, Panginoon, kumilos po kayo sa mga kapatid po namin dyan sa Imurong, dyan po sa Bakagan, dyan po sa Hot Spring, dyan po sa Taguntunan, dyan po sa Rimos, Panginoon, maging dyan po sa Atanlang, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa kanila. Hindi ko na po mabanggit ang kanila mga pangalan. Kayo po ang nakakalam kina Brother Kundrin, kina Sister Cheryl, sa kanila pong mga anak, Panginoon. Kumilos po kayo, manguna, at patuloy na magpakahayag. Gayun din, Panginoon, kina Brother Charlie, sa kanya pong asawa, sa kanya mga anak at mga apo, Panginoon, kumilos po kayo, patuloy pong manguna at patuloy pong magpakahayag. Panginoon, maging kina Ating Lo,
maging kina Sister Nina, kina Brother Ben, kina Sister Anel, Panginoon, kina Sister Irene, sa mga kapatid po namin dyan sa Imoro. Maging sa mga taga-Bakagan, Panginoon, kumilos kayo kina Kuya sa ama po ni Adrian, Panginoon, kina Kuya Dan, Panginoon, kumilos kayo kina Ate Kilet, kayo po ang kumilos, kina Brother, ito po kina Tatay Andro, kina Marlo, Panginoon, kumilos po kayo. Sa gawain po dyan sa Bakagan, pagpalain niyo po at basbasan, huwag mo po silang pabayaan. At tulungan, Panginoon, at alam po namin, magagawa po namin ito dahil sa biyaya at pagkakataon na patuloy niyo pong pinagkakaloob. Lord, salamat po. Kalaki po ng mga prayer concern, petition, di namin nabanggit, pero alam namin lahat ang bagay, ipong alam. Sa ipong aming pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa mga kapatid namin nagtiis dyan na nasa taguntungan. Panginoon, i-bless mo po sila at pagpalain. Hindi ko po nakikita at alam ko sino-sino sila. Pero nakikilala mo sila at gantihan mo sila, Panginoon, ayon po sa kanila mga pagpapagdan. Sa ipong aming pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, itinaga ni Jesus, kuna tayo kamsat. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.